Hello again, mga chong at chang. Nagbabalik na naman po tayo sa panibagong quick vlog and quick review ng mga NMAX accessories, mga motor riding gear. So ano nga ba yung ipag-uusapan natin? Paano ba tayo maghanap ng mga tamang riding gear? For me, meron akong tactical jacket, guys. So i-vlog ko rin yun. But for now, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Yung nabili kong elbow pad at knee pad na ang pangalan niya is Pro Biker Racing Equipment. So, ito siya. So, mamaya tanggalin natin siya isa-isa. So, bakit ba ako bumili nito? Because normally, ako sa kasi ulala, we like riding. So, I purchased one for myself muna. Kasi gusto ko pag dumating si Ulala rito sa Manila, that's the time I will buy her the equipment. Kasi, petit kasi si Ulala. So, gusto ko, mahirap manghula ng size niya. So, she has to be here with me para yung girlfriend ko, para fit yung gagamitin na safety gear ng aking OBR. So, sa mga hindi nakakalam, OBR is official back ride. So, basically, pag-usapan natin itong accessories na to or riding gear na to. What I like about this, Benes, by the way, don't get me wrong, there's a lot of cheap or sobrang budget meal na riding accessories aside from those mga expensive pa na riding accessories sa market. So may mga mura talaga doon, guys. But hindi siya mura, hindi siya mahal. I'd say nasa mid-range cost. So one reason kung bakit nagustuhan siya is yung quality niya. Kaya na humusga. This is a stainless steel knee pad protector. Ayan. Ayan yung knee pad protector niya. So, of course, dalawa siya. One thing I like about this, pag-usapan muna natin yung knee pad bago ito. Ganito siya. Pag binili mo. So, ito yung pang side mo sa pinaka-binti mo. And then, ito naman sa mid, ito naman area na to. Itong strap na to sa ilalim ng legs mo para sa ano mo. Ganito siya. Para makita yung quality rin. Maganda yung tela niya, guys. Soft fabric yung nasa loob niya. Tapos maganda yung pagkakatahi. Tignan nyo yung tahi. Diba? Para makita nyo. Ito yung likod niya. Then yung harapan niya is ito. So, ang brand nito is Pro Biker. You can search it online sa Lazada or Shopee, makakita kayo dito. Again, one thing I like about this pad is yung quality niya. For me, this is a very secure. Kung magkaroon man na bumagsak ka, mag-fall ka habang nag-drive ka, eto maganda to na maging protect na ang mga tuhod natin kasi hindi ka agad madadali. Straightforward naman yung mga riding gear natin, mga kachong at chang. So, maganda to. Eto naman yung itsura niya nung sa elbow pad. Para alam nyo rin, ito naman yung elbow pad. So, ganito siya. So, pag sinuot natin siya, of course, ganyan, di ba? Suot lang natin ha, para mapakita ko naman pag ano yung itsura. Yung strap niya kasi, guys, ang pinakagustong gusto ko, guys. Sobrang ganda. Hindi siya yung pala mo mababali. So, maganda yung pagkakagawa ng strap niya. Quality siya for me. So, eto siya, guys. Pagsuot mo na, plus yung jacket mo, di ba? So, pwede pa siyang itaas para kasi masyadong kontra dito, diyan, ganyan. Ayusin lang natin, guys. Kasi ako mag-isa lang. Pasensya nyo na. Ayan. Ayan. Ang angas ng forma niya, di ba? So, pag naka-motor ka, naka-side view ka. Normally, kung naka-side view tayo, di ba naka-motor tayo? Bukod sa appeal na bibigay niya habang nagtatrattle ka o hawak mo yung secured in case na for some reason, maano ka, masimplang ka o mag-skid ka. Pag pinata mo, of course, meron ka namang gloves dito, di ba? So,
Speaking of gloves, re-reviewin ko rin yung waterproof gloves na binili natin from online na galing nasa shipping pa siya. So, eto, napakaganda at napaka-secured. Matibay to. So, I would say na tong item na to na nabili ko, goodbye. Goodbye. Magkano nga ba bili ko sa kanya? Hinihintay ko rin yung ano, Osito review natin. Expect for that there will be an Osito review for NMAX 2020 windshield. Nasa shipping na yung ano natin diyan. Yung mga nabili natin nasa shipping na yan. So eto binili ko to wala pa siyang 7 na almost 800 lang siya, 800 pesos to nabili ko to. So eto yung itsura ng elbow pad, guys. So yung knee pad natin eto. So left and right siya, of course. Nandito pa yung iba, 'di ba? So syempre ayoko naman maisipin niyo na ano, wala, hindi kumpleto. So left and right siya, pinakita ko lang yung pair niya sa inyo. So ganito siya. So guys, make sure na when you're wearing yung ating mga riding gear, wear it right. Ha? Kasi mahirap pag hindi siya naka, hindi tama yung pag-right na pag-wear natin. Then make sure na pag nasa elbow ka, talagang sakop yung elbow mo. Ito, elbow ko talaga yan, guys. So pag tumama yan, medyo protected yung ating elbow. So this will give us ano, extra security aside from, of course, nung gloves natin. So I hope na may natutunan na naman kayo sa akin. So alam ko maraming available online. But majority ng nakita ko sa online when I was searching for a riding gear is that most of them are plastic. Yan, plastic yung mga ganito. So I'd rather have a stainless one kasi stain matibay-tibay, di ba? Rather than a plastic, di ba? So ito, bago ka masira yung buto mo rito, masisira muna to. Di ba? Unless talaga masama, bagsak mo talaga, tama mo. Yung alang medyo maano. Dito, mapoprotekta niya yung ano, mas serious injury na abutin ng mga rider. So sana guys na nagustuhan niyo tong ating ano, ating informative vlog about the riding gear. Mamaya mag-upload pa rin ako, magla-live uli ako for the third live ng isa pang accessories na kapakipakinabang sa mga rider. Ayun. So abangan niyo 'yon after nito. Isa-isa yun lang natin guys kasi mahirap i-discuss yung per accessories per one live. Kasi magiging magulo yung kwentuhan. So ito, yung riding gear natin, elbow pad at knee pad, it cost me more, almost 800 pesos para mabalito. So yung iba nasa 250, yung iba nasa 300, yung iba 400 plus, but this is the mid-range cost. Of course, I know yung mga super branded dito, wala, sobrang mahal yun. Again, hindi tayo mayaman, tayo makamasa lang. So at least kung hindi tayo ganun kayaman, bumili tayo ng somehow, ano, quality pa rin. Hindi man tayo, no need for us to parang gumastos na sobra, but maganda yung at least may, sa tingin mo na ikaw na buyer, is sa tingin mo somehow quality. For me, this is a good buy. It's a quality buy for me. Chineck ko yung ano niya, matitigas siya, yung mga stitches niya, all good siya. And I just wanted to let you know guys na majority of the quality on a salesman's perspective at marketing perspective, it's only a name you're buying. But the way saan nila ginawa yan is all about in China. Yan. So, nandyan yan lahat. It's just that yung material nang gagaling directly dun sa bansa kung saan sila talaga originated. Pero, yung manufacturing yan, it's still, ano siya, hindi siya, nandun siya sa China pa rin. Kasi pinakamurang manufacturing ang China. Marami kasing planta dun. At, lagi kayo mag-iingat guys, stay safe all the time. Thank you very much. I hope na may natutunan kayo sa konting vlog natin. And if you wanted to receive more informative content like this, all you have to do is to subscribe, of course, click the like button, click the notification bell, and then share, right? Continue man ma-share, it's okay. Katulad niya na sinabi ko from the start, this is just an informative vlog.
And if our channel will grow with your help and with everyone's help, much better. Yan. Maraming maraming salamat po. Ako nga po muli pala si Rio. And thank you for tuning in kay Rio and Roxy Vlog. Thank you.